Hello guys, welcome to my YouTube channel. So, ilang laro na lang si Kay Soto sa Japan B-League at wala na rin chance na mapasok sa finals. So, kung maobserbahan ko, parang tamad-tamad na rin yung mga kakampi niya. Tsaka kung mapupunan nyo, parang wala nang force para yung mga kampi niya na manalo. Tsaka lalong pumangit yung play. Pero si Kay Soto, nandun pa rin naman yung intensity. Ngayon, panoorin nyo rin yung Kai's Journey. Wherein, nakikita natin dun yung journey ni Kay Soto. At meron siyang personal trainer na tingin ko kamag-anak din niya. So, 3 buwan na siyang nandun sa sistema na yun. At makita natin, nagbabalki rin ang ating kababayan na si Kay Soto. So, enjoy na lang natin yung remaining na laro ni Kay Soto sa B-League. At expect naman natin yung magiging puntos niya is around 12 to 20 plus points per game. Lagi naman siyang double digit sa pagdating sa opensa. So malalaman natin after ng B-League kung ano ang plano ng Kay Soto team. Plus so far yung kontrata naman niya sa B-League is roughly around 20 to 30 million pesos. So malaki naman yung kinikita ng ating kababayan na si Kay Soto. Siyempre, gold ng ating kababayan na si Kay Soto yung mapunta sa NBA. Magkano yun? Times 5 or times 6 kung merong magkakaroon ng interest. For sure, every summer league na dun siya at siyempre yun yung ultimate goal. Pero kung hindi man siya makuha, tingin ko maaaring manatili sa B-League again for this will be the 3rd consecutive years. Ngayon, kung makakuha at maka-jackpot ng kontrata, pagbigyan ng 2 years at doon na i-build, why not? Lalo na ang Golden State Warriors ay kailangan ng sentro. Ngayon, sa NBA naman, ayan, labas na ang Golden State Warriors. First time na si Klay Thompson hindi nakapuntos. 0 out of 10 sa 32 minutes of play. At hindi nila kinaya ang Sacramento Kings. Ngayon, malalaman natin ang labanan naman ng first seed sa NBA ang Nuggets versus 7 seed sa NBA ang Lakers. Pero tingin ko, maaaring ma-sweep ng Nuggets or maaaring magiging ang score ay 4-2. Pero hindi pa rin natin alam kung ano ang magaganap. At ilang mga kaganapan sa ating update sa ating kababayan na si Kay Soto. Enjoy lang natin yung mga susunod. May laro siya bukas. Rematch ulit. So, ngayon, puro talo sila ngayon. So, abangan natin kung ano pa yung magiging highlight ng ating kababayan na si Kay Soto. Sa akin lang, nawa, makita natin yung pagkahawak ng bola. Push through niya sa loob. Yung talagang gagamit talaga siya ng puwersa. At usually kasi team player si Kay Soto. After ni pasa, papasa ulit. Tapos pick and roll lagi yung galawan niya. Pero siyempre bata pa rin naman ang ating kababayan na si Kay Soto. At marami pang pwedeng ma-develop. Sa mga bashers dyan na sinasabi na mahina pa si Kay Soto. Ang tanong ko lang yung bang narating ng bata ay narating niya. So si Kay Soto, nakita niya yung ginto sa paglalaro overseas. At baka consider siya na isa sa mga magagaling na Asian na Pilipino naglalaro overseas. At hindi pa tayo nakakita ng ganyan na 7-3. It takes time. Pwedeng after this year or after 2 to 3 years from now, makakuha na siya ng
place sa NBA. So far, enjoy lang natin kung ano yung na-achieve ang ating kababayan na si Kay Soto. At sa mga Pilipino na OFW, na professional basketball player, supporta natin. Marami sila. Hindi lang naman si Kay Soto. Ayan, guys. Please like, share, subscribe to our channel. At tingin ko, pinaka-perfect na spot ng ating kababayan na si Kay Soto since katulad nga na sinabi ko, walang sentro ang Warriors. Pwedeng kuhanin ng Golden State Warriors ang ating kababayan na si Kay Soto. Aba!